2016, wala pa masyadong nakakakilala sa akin dahil bago ako.
Pero sobrang dehado ako because I was running against the son of the dictator. I was running against more seasoned politicians. Talagang parang masasisi ako dati. Pag pupunta ako sa mga events, parang pag tinitingnan ako ng mga tao, magtatanong sila sa iba, sino ba yun? Hindi nila alam kung sino ako. Pero siguro yung one trait sa akin, may election o wala, sobrang safe ako. And you know, of the six candidates dati for VP, noong nagsimula ako, ako yung number six of six. Talagang pinakala sa service, nagsimula ako at 1%. Pero dahil sa sikap na magpakilala ng sarili sa mga tao, nanalo ako. Hindi naging madali yung pagpupo ko as VP because of the political climate. Yung pinakaunang binato sa akin ng daya ako sa election. Dahil naabuso yung social media. Kahit hindi totoo, marami yung tao naniwala na talaga ng daya ko. In the 6 years that I was vice president, talagang I was subjected to the worst form of harassment, bullying, trolling. Na kahit pinanalo ko sa Supreme Court unanimously, 15-0 yung desisyon sa Supreme Court, pinanalo ko. Nagkaroon ng revision, nagbilangan ulit, dumagdag pa yung boto ko. Pero hanggang ngayon, yung narrative pa din ng daya ko. Yung nakakalungkot doon, kasi ang social media yung gamit, maraming trolls, grabe yung propaganda, grabe yung disinformation, maraming taong ayaw sa akin, sa kagalit sa akin, kasi napapapaniwala sa fake news. Pero, kahit napakahirap ng 6 years para sa akin, I powered through. Lahat yata ng klase pagbubuli sa pagpatrol sinabi na sa akin. Kung ano-ano yung accusation sabi na sa akin, yung pinaka ko na nga na nandaya ako sa eleksyon. Pangalawa, nakapit ako. Pangatlo, dami akong boyfriends. Lugaw, bobo, tao. Pero, yung kabir, maraming boyfriends, nag-progress yun. Ang susunod na kwento, pangalawa ko na lang daw asawa yung asawa ko. Nakakatawa siya kasi ng asawa ako at the age of 22. So sabi ko, kung pangalawa ko asawa ko na yung asawa ko, each na ako kung ano yung isang ako, kung si Carlos. Sino? Lumala pa. Hindi na lang ako may asawa ko dati, pero yung asawa ko dati, MPA. Nung hindi pa na kontento, ako na mismo yung MPA. At yun yung kwento ngayon. Pero the sad thing about social media, alam na yun mga kapatid. Social media works on algorithms. Gumagamit ng ibang pangalan, yung kasi pangalingan nagiging katotohanan. So sa akin, nagtrabaho lang ako. Talagang sobrang focus ako sa trabaho. Alam ko yung gusto kong gawin pag naging VP ako. Yung aming opisina na dati sa Memoria lang, na-convert namin into an advocacy heavy one. Nung pumasok ako as Vice President, yung una namin ginawa, nilinis namin yung opisina. Ewan ko kung alam niyo yung ISO. Nag-apply kami for ISO certification. Ano ba ang susabihin ng ISO certification? Na yung standard sa opisina, international standards. Dahil ang paniniwala namin, kung bang husayan namin yung opisina
natin, very limited resources. Pero alam nyo, despite the limitations, sobrang dami namin na accomplish. Pinili namin yung pinakamahihirap na lugar dito sa Pilipinas at doon kami tumutok ng tulong. Majority ng mga lugar nandito sa Mindanao. Ay yung aming mga pilot areas dito sa Mindanao, nasa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon, meron kami sa Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, nandun yung aming mga anti-poverty programs. Ang mga anti-poverty programs namin, ang education, health, women empowerment, housing, rural development, yun yung aming ginagawa. Example lang, kasi pinakamalapit dito siguro sa inyo, yung Zamboanga del Norte. Yung pinakamahilap na bayan sa Zamboanga del Norte, ang pangalan niya si Yayan. Ang si Yayan was the poorest municipality in so many years all over the Philippines. Ano ba example ng mga ginawa namin program sa Siayan? Halimbawa, isang pinakamahirap na problema sa Siayan, napakataas ng dropout rate sa high school. At ang dahilan kung bakit napakataas ng dropout rate sa high school, ang mga bata kailangan maglakad 3 to 4 hours each way, every day, just to go to school. So ang ginawa namin sa Siayan, sa loob ng compound ng public high school, nagpatayo kami ng dalawang dormitories where students can stay for free. So isang dormitory for boys, isang dormitory for girls. At alam nyo, nung nagkaroon ng dormitory doon, sobrang nag-improve yung attendance rates sa high school. Marami kami mga feeding programs, marami mga programa for farmers, marami mga programa for fisher folk, maraming mga health programs. Pero ang masasabi ko lang, all over the Philippines, even outside of our Atabuhay areas, pag merong calamity, kami parati ang unang nandiyan. Ang kumagyo, nandiyan kami. Ang lumintol, nandiyan kami. Ang puso, nandiyan kami. Nung pandemic, kami lang ay yung pinakaunang nagdadala ng tulong. Ewan Misamis Occidental, kahit hindi namin siya ang Atbuhay pilot area, during the pandemic, tuloy-tuloy yung tulong namin sa mga ospital dito. Nagpapadala kami ng mga PPE sets, ng mga medical supplies, sa iba't ibang mga medical institutions, nagpadala ng financial help para sa mga nag-ospital na kulang ng pambayad sa ospital. At nagbukas tayo ng isang community learning hub. Yes. Nagbukas tayo ng isang community learning hub kasi isang bayan nito. Ang pinakonsepto ng community learning hub, noong mga sarado yung mga eskwelahan, naglagay tayo ng isang center na may mga gadgets, may mga trained tutors para yung mga mapuntahan kahit sarado yung eskwelahan. Pero yung pinakabukod nito, bakit namin ito nagagawa kahit limited yung aming budget? Ang isang dahilan, dahil pinananagaan namin ang pera ng taong bayan. Na kahit kakaunti lang ng aming budget, na-stretch namin ito para mas maraming lugar yung matulungan. Sabi namin na pag walang korupsyon, may resibo kami. At ang resibo namin, hindi lang yung mga projects na nagagawa namin. Pero ang resibo namin, kuha na mismo nagsasabi. Na malinis yung aming pamamalakan. Sunod-sunod na taon, nakukuha namin yung pinakamataas na kuha o yung papakita na walang korupsyon na nangyayari. At yung pinaka-evidensya nito, pag walang korupsyon, taong bayan yung nakikilala. Pangalawa, dahil malinis ang aming opisina,
private sector, malaki ang tiwala sa amin. At dahil malaki yung tiwala sa amin ng private sector, marami yung tumutulong sa amin. Kaya yung aming konting pondo na e-expand pa namin para mas marami yung makutulungan. Ang isang araw na nakuha ko doon, ang private sector, gustong-gusto kong tumulong. Pero ang kailangan lang nila, tumiwala sila sa tutulungan nila na masisiguro sa kanila na yung tulong sa kanila mapupunta dun sa pinakagusto nilang mapuntahan. So we were able to do so much because of that. At yun yung aming programa ngayon. Ito yung klase ng pamahalaan na ino-offer namin sa inyo. Alam nyo, pagpanahon ng kampanya, marami mga kandidatong lalapit. Marami mga kandidato nag-aagawan pa magbigay ng tulong. Nila na aasikasuhin namin kayo. Mahal namin ang Misamis Occidental. Dapat tanongin natin sila kung talagang mahal nyo ang Misamis Occidental, asan kayo nung kailangan namin kayo? Asan kayo nung wala pang eleksyon? Pero
Ibababa ko yung presyo ng kuryente. Lahat na kami kamangangunan. Pero ang pinakamahalaga, tingnan nyo karakter ng kandidato sa taang track record ng kandidato. Madali na magsabing aayusin ko yung bayan. Pero tingnan nyo, nung binigyan pa silang pagkakataon makapagsilbi nung nakataon, pag sinabi nila na ayaw mo ng corruption, tingnan nyo naman ang track record. Kasi lahat na kandidato magsasabi ayaw mo ng corruption. Pero tingnan nyo, kasi kung ang politikong nagsasabi ayaw mo ng corruption, nadawit na sa anomalia, bakit naman tayo maniniwala sa kanila? Makakapagsilbi ka na maayos pag nararamdaman mo yung hirap ng pinagsisilbihan mo. Pero kung lagi ka lang nandun sa air condition mong bahay, yung opisina, naghihintay ka lang ng mga report, wala kang maayos na appreciation ng problema, kaya hindi ka makakagawa ng maayos na problema. Ang marami namin sagot kasi lagi kami nasa doon. Lagi kami nasa community, alam namin kung gaano ka urgent. Hindi pwede dito yung mga one size fits all na solusyon. Ang dapat, ang solusyon na binibigay natin yung akma sa problema. Pero kung hindi naman tayo nakikipagkwentuhan sa mga mahihirap, paano naman yun? Hindi mo appreciate yung kahirapan kung mga advisor mo lang o mga, di ba, mga reports lang ang binabasa mo. Kailangan, bumababa ka, ikaw makikinig mo sa nakikinig ka na maayos. Tapos, ang dapat na pagpumuhay mo, simple. Parang mga tao, mararamdaman nila na magkapareho lang kayo. Pero, kung ang pagkatao mo, parang kang nasa pedestal, pero sa akin, ano ba yung pinapamako namin sa inyo? Ang pamako namin sa inyo, ang ibibigay namin sa inyo, gobyernong tapat. At pag sinabi natin gobyernong tapat, maraming gusto sabihin nyo, mga lingkod bayan na matipino at mahuhusay. Dahil pag ang leader matino at mahuhusay, mapipilitan yung iba na tuminong din. Yung ibang mga leader. Matino at mahusay, saka talagang binabatag yung sarili sa problema ng komunidad. Kaya sa akin, ito yung lagi namin sinasabi. Pag gobyerno tapat, aangat ang buhay nila. Ang iba, ang mga kulang, aangat ang buhay ng lahat. Kasi sasabihin ko sa inyo, hindi yun mangyayari. Wala kang magbabago mangyayari kung hindi magiging tapat ang pamahalaan. Kaya ako, eto last na to. Sobrang nagpapasalamat ako, sobrang na-appreciate yung support ang binibigay ko. Sige lang kayo.
sakripisyo kayo. Wala akong laban na naging madali. Hindi ako kontento kung hindi madali, kung hindi mahirap yung laban. Dahil ang aking palagay, ang pinakamahuhusay na public servants galing sa pinakamahihirap na laban. Recognize yung mga kasama natin ngayon galing sa iba't ibang mga grupo at sector. Yung Miss Hope for Lenny Kiko District 1. Oroketa for Lenny Kiko. Yung mga farmers, fisher folks, religious, mga kabataan, senior citizens, mga tricycle drivers, mga IPs, LGBTQIA+, mga PWDs, saka yung mga delegates galing sa iba't ibang mga bayan. Meron ba dito ang taga Aloran? Meron? Balyakaw? Maraming salamat. Kanamba? Sean? Meron ba kasi na ngayon? Maraming salamat. Lopez Kaya? Panahon? Ayun, asset court. Plaridel? Sapang Dalaga? Saka Oroquieta? Yeah.
for Lenny. Ano to? Mag-ingit, pingit. Wala yung local endorsements tungod kay nahablog sila sa full school.